Nagre-recruit ng mga sibilyan para makabuo ng isang pribadong armadong grupo na posibleng gamitin sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections si dating Maimbong Sulu Vice Mayor Pandomo Jasan. Ito ang sinabi ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsagawa ng law enforcement operation ang PNP at militar laban kay Mujasan noong nakaraang Sabado. Matatandaan nitong Mayo, sinabi ng pambansang pulisya na binabantayan nito ang 48 private armed groups, kabilang na ang tatlong aktibong grupo at nasa 45 potential groups sa Ilocos, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Caraga, Cordillera at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Dagdag pa ni Fajardo, hinihinalang nasa 50 na ang nasa panig ni Mujasan. Bigong mahuli naman ng mga pulis at militar ang dating vice mayor sa nangyaring bakbakan kung saan 6 ang nasawi at 2 ang kasalukuyang ginagamot. Samantala, nasa mahigit 6,000 mga residente na sa Maimbong ang nakauwi na matapos mailikas. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.